Ang pag-uusapan po natin, ang fake news na pinapakalat nito pong mga anti-Marcos forces. At ang nakalulungkot po dito, hindi na po ito ordinaryong fake news sapagkat buhay po ang pinag-uusapan. E pinapakalat po ng mga anti-Marcos forces, mga netizen na galit po sa ating mahal na Pangulo at sa buong pamilya ng Marcos, na ito daw pong si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, marahil napanood nyo na po ito sa iba't ibang mga vlog ng ating mga kapwa sumusuporta sa pamilya Marcos, ay pinapakalat po nilang pumanaw na. Ano, sa kadahilanan na hindi naman po nila ibinibigay ang paliwanag. Kaliwat kanan ng mga mababasa po ninyo sa social media, nagtetrending po ito na ganun nga po. Pero yan po ay fake news. Ano? Pinabulaanan po iyan ng isa po sa pamangkin o kamag-anak ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Ang Malacanang hindi pa po nagsasalita sa issue na ito. Pero ayon po dito sa balita kagabi ng News 5, nakalagay po dito ang mga sumusunod. Still strong and kicking. Yan po ang pahayag nito pong si Elisa Romualdez Baltos. No to fake news, hashtag Imelda, hashtag First Lady, hashtag Matriarch. Narito ang Facebook post ni Elisa Romualdez Baltos, kalakipang larawan ng kanyang tiyahin na si Imelda Marcos. Ibinihagi ito ni Romualdez Baltos kasunod ng mga espekulasyon sa social media tungkol sa pagpanaw ng dating First Lady. O kaya wag po tayo basta-bastang maniniwala sa mga fake news. Ano po? Alam nyo, ang isa sa pinakamasamang magagawa ng isang tao ay ang maghangad ng kamatayan para po sa kanyang kapwa. Wala na po kayong pinakaiba sa mga taong pumapatay kung kayo po ay naghahangad ng kamatayan ng isang tao. Pero ang good side po dito, may kasabihan po ang mga matatanda na kapag ka ikaw daw po ay pinag-uusapan na pumanaw na, eh mas mahaba pa daw pong buhay ang mag-aantay sa'yo. Kaya naman, sa susunod po na video na panonoodin po natin, babalik tanawan po natin yung ika-72 kaarawan, almost 2 years ago, ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, kung saan siya po ay binati ng kanyang anak na ngayon po ay ating Pangulong Bongbong Marcos sa vlog po nito sa kanyang YouTube at Facebook page. Balikan po natin ano, para po i-recognize ang napakagandang mga nagawa ng ating dating unang ginang sa kanyang panahon bilang First Lady at the same time governor ng National Capital Region at isang nakalimutan ko yung particular position niya sa government eh. Tingin ko nabasa ko yon sa post ni Mr. Benji Contreras. But anyway, ito po ay vlog number 166. Backstories with Imelda Marcos projects during her time as First Lady. Ito po ay bilang pag-alala sa kanyang ika-72 kaarawan. Pero sa ngayon po, ay turning 94 na po itong si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa July 3 kung hindi po ako nagkakamali. I-correct nyo na lamang po ako kung mali po yung pagkakaalala ko sa pecha, no? Tingnan nga natin dito kung tama yung pagkakaalala ko sa pecha. Is it July 3 ba ang birthday ni Madam Imelda? Tingnan niya natin. Imelda Romualdez Marcos. And okay. Siya po ay ipinanganak. I'm sorry. Ano? July 2. July 2 nakalagay po dito. July 2, 1929. O, nagkamali nga po ako. July 2, 1929, ang kapanganakan po ng dating unang ginang. Panoorin po natin at balikan po natin ang video na ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Itong July 2, ang 92nd birthday ng aking ina. Ngunit eh, siyempre, kagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday. At nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, ang pinaka-importante lang siya ay safe at nabakunahan na rin. Oh, by the way, naalala ko lamang. Ako po kasi wala pang booster. Pero anytime naman pwede ako magpa-booster. Hinihikayat po ng ating gobyerno na tayo po ay magtiwala sa siyensya at magpa-vaccine po tayo laban po sa COVID-19. Iyan naman po ay nasa inyong
choice, ano? Kasi may mga naniniwala na naging worse daw ang condition ng kanilang kamag-anak, mahal sa buhay nung nagpabaksin. Pero ayon po sa siyensya, malaki po talaga ang tulong ng baksin para po labanan po natin ang COVID-19. Hindi naman po kasi yung COVID ang nakakamatay, kung hindi po yung mga underlying illness sa isang tao. Na kapag ka ikaw ay tinamaan po ng COVID-19, ikaw po ay palalalain nito, lalong-lalo na yung mga dati mong karamdaman. Kaya kung kayo po ay wala pang baksin, hinihikayat po kayo ng Department of Health na magtungo na po sa ating mga local government units na nagpo-provide po ng vaccinations, o kaya sa ating Department of Health, nang sa ganun magkaroon po kayo ng extra protection laban po sa COVID-19. Dahil niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre makita yung pamilya niya at ang mga institusyon at proyekt na pinungunahan niya nung panahon niya ng First Lady ay nagbibigay sa kanya ng sigla na nakikita niya na hanggang ngayon ay nandiyan pa at nakakatulong pa sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya ang vlog natin ngayon, ang mother ko na... Napakaraming mga magagandang proyekto ng dating unang ginang. Sa pakikipag-usap po natin sa ilang mga loyalista na, eh makikita po talaga natin na si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, marami po siyang mga proyekto na sinimulan hanggang sa kasalukuyan ay nagagamit pa rin po ng ating mga kababayang Pilipino. Ang pinakasikat po dyan, syempre, ang Heart Center na mapapanood din po natin dito sa vlog po ng ating Pangulo. Na, ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Kung First Lady ka pala, ang mga tao, bago pumunta sa presidente, pumunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Ngayon, linawin natin, ano, kasi alam nyo, si First Lady Lisa Marcos ay target talaga ngayon ng mga anti-Marcos forces. Katulad din ng ginawa ng mga anti-Marcos forces sa dating unang ginang Imelda Marcos. Bakit? Kasi hindi nila kaya yung lalaki. Hindi nila kaya si dating Pangulong Marcos Sr. at hindi rin nila kaya ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang sisirain po nila ang asawa nito. Kaugnay po ng mga paninira ng mga anti-Marcos forces sa kasalukuyan kay Atty. Lisa, pinalalabas po nila na si Atty. Lisa ang presidente at ang first gentleman si Pangulong Bongbong Marcos. Which is napaka big fake news po no, napakalaking kasinungalingan. Una sa lahat, ang First Lady po ay walang opisyal na mandato. Wala po itong opisyal na mandato na nakatalaga po sa ating batas, particular sa ating konstitusyon. Lahat po ng affairs ng executive branch of the government ay pinamamahalaan po ng ating Pangulo lamang, hindi po ng unang ginang. Pero, nandiyan po ang unang ginang bilang katuwang ng Pangulo as an alter ego of his person. Kaya kung meron mang itong maging mga inisyatibo na hindi naman po ipinagbabawal sa batas, eh wala po iyang magiging problema. Ang mahalaga kasi kung ano yung tama at dapat na aayon sa batas, hindi sasaklawan ito ng First Lady. At ganyan po ang ginagawa ngayon, tulad ng ginawa din dati ng dating unang ginang, Imelda Romualdez Marcos. Yan ngayon ang ginagawa ni Attorney Lisa. Ang tulungan ng kanyang asawa na pagandahin po ang imahe ng ating gobyerno ng kasalukuyang pamamahala ng ating Pangulo at irepresenta partikular ang sektor ng kababaihan, hindi lamang dito po sa ating bansa kung hindi sa international community. Kaya nga po, the name itself will tell us kung ano ang ginagawa ng isang dating ng isang unang ginang, First Lady. Ibig sabihin, lahat ng mga kababaihan dito sa ating bansa ay siya ang magiging representations nito sa publiko at sa iba't ibang bansa. Kaya yung mga naninira dito sa ating unang ginang
na nakikialam daw po ito in particular sa issue ng charter change katulad nitong si Edwin Hamora na panaysira sa ating mahal na unang ginang. Huwag niyo pong paniniwalaan yan. Ano? Hindi po puppet in particular itong si Mig Subiri ng Senado, ang Senate President at saka ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Ano sila? Puppet sila ni First Lady Lisa? Wala po iyong katotohanan. Meron po tayong separate branch of the government na binubuo po ng tatlo. Ang judiciary, ang legislative at saka ang executive. Pagdating po sa usaping charter change, wala pong pakialam dyan ng Pangulo. And that is why hindi ko po iyan sinusuportahan nor nilalabanan. Wala akong pakialam sa issue ng charter change sapagkat yan po ay trabaho ng ating mga mambabatas. Kung meron mang pagbabago sa konstitusyon, simulan ng mga mambabatas. Bakit ba ninyo ipagpipilitan na dapat ang Pangulong Bongbong Marcos ang manguna dyan, tapos ititwist nyo pa ang facts na pinipigilan ni First Lady Lisa ang pagbabago ng konstitusyon, kaya parang nagiging puppet na lamang itong dalawang pinuno dyan po sa Kongreso, si SP at saka si Speaker. Yan ay puro kasinungalingan lamang. Huwag po tayong magpapadala sa mga kabaklaan na mga pananalita nitong si Edwin Hamora. Hindi ko kayo tinitira ang mga baklang mga kaibigan natin, napakarami. Hindi ko mabilang sa aking mga kamay ang mga kaibigan kong bakla. Pero kung bakit ko sinasabing kabaklaan, yung kanyang pananalita kasi sa kanyang Facebook page ay approach ng isang bakla. O kaya ikaw, yung kabaklaan mo, Edwin Hamora, gamitin mo sa mabuting bagay. Ang daming mga mabubuting bakla na ginagamit ang kanilang kakayahan at katalinuhan sa maayos na kaparaanan. Pero yung pagiging bakla mo, Edwin Hamora, eh tingin ko dapat sa'yo, hindi Edwin Hamora ang pangalan mo eh. Himurin, parang ganun ang dapat na ibansag sa'yo eh. But anyway, going back dito sa fake news nila, sa dating unang ginang, wala pong katotohanan iyon ha. Still kicking and buhay na buhay po ang ating dating unang ginang. At ito po ngayon, eh binabalik tanaw lang natin ano ang kanyang mga mabubuting nagawa sa nakalipas na panahon. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko. Sa puso ko kasi pulila ako, I was only 7 years old. Kaya I know what it is to be deprived. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamatrikula sa tatay ko, ako na. Natuto na ako mag-self-reliant. Kaya iniisip ko at ginalo. Tingin ko yun ang problema sa mga basher eh. Yung pagiging self-reliant, ano? Yung hindi ka umaasa sa iba. Yon ang problema dito sa mga bashers. Laging nakaasa sa gobyerno. Laging nakaasa kung ano ang makukuha nila sa kasalukuyang administrasyon o sa mga nakalipas na administrasyon. Eh hindi nila nakukuha ngayon, kaya nag-turn ang kanilang likod ngayon sa ating Pangulo. So, ano ginawa nila? Since hindi nila makuha yung gusto nila, eh banat sila kaliwat kanan sa ating mahal na Pangulo. Eh, hindi ko na kailangan siguro isa't isahin muna sa inyo kung sino-sino ang mga yan. Pero kilala nyo naman ang mga yan, mga tol. Mga taong puro asa. Asa sa kasikatan, asa sa kapangyarihan, asa sa administrasyon. Pero ang administrasyon kasi natin ngayon, para sa lahat ng Pilipino, hindi lamang para sa iilan. Ang Malacanang bukas para sa publiko, hindi lamang bukas sa iilang mga vlogger. Tuloy tayo mga tol. Admit ko, hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Ako, Ferdinand E. Marcos, ng Batac. Oy, nakakatuwang panoorin po ito, ano? Kasi biruin nyo, pagka nakikita ko itong panunumpa ng dating Pangulong Marcos Sr., makikita nyo rito ang kasaysayan. Ang ama
inaugurasyon, ang anak na nanonood lamang sa kanyang ama, ang asawa ng dating Pangulong Marcos Sr. at ang mga anak nila nanonood sa panunumpa ng dating Pangulong Marcos Sr. Tapos ngayon, nangyari nung nakaraang taon, ang anak nanunumpa, ang ina pinanonood, ang mga kapatid pinanonood ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Eh, kung naniniwala po kayo sa buhay sa kabilang buhay, maaaring ang ama pinanood din ang panunumpa ng kanyang anak bilang 17th pangulo ng ating bansa. 'Di ba nakakagalak po 'yon mga tol? At 'yan inggit na inggit ang mga anti-Marcos forces kasi hindi nila lubusang maisip na sa kakabila ng kanilang mga kademonyohan na pinagagagawa sa mga nakalipas na panahon laban sa Marcos, eh patuloy pong minamahal ng taong bayan ang ating pamilya Marcos na lagi po nating sinusuportahan taliwas sa sinambit ni Daryl Yap na tayo po ay mahihirapang makapasok sa puso ng mga Marcos kung hindi dahil sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun po ay malaking fake news, ano? Dahil tayo pong mga sumusuporta at nagmamahal para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya nito, matagal na pong nakaukit sa inyo, partikular mga loyalista. Ako, simula kong binoto si Pangulong Marcos nung ito po ay tumakbo sa pagkasenador noong 2010 at ibinoto ko po siya noong 2016 at ngayon 2022. Hindi ko pa kilala si Duterte, binoto ko na si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkasenador. Kaya fake news na tayong mga Pilipino eh makakapasok lamang ang puso natin sa puso ng mga Marcos kung hindi po dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte. Fake news po yun, ano? Tuloy po tayo dito mga tol. Dalawigan ng Ilocos Norte. President si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're president, what's my role? Now that I'm president, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made? Ngayon, yan ang trabaho ng isang ina. Diba? Ang gawing tahanan ang kanyang bahay. Kasi madaling magsabi ng bahay. Pwede ka magpatayo ng napakagandang bahay pero hindi po ito isang tahanan. Tandaan po natin, ang tahanan ay kaakibat po niyan ang pagmamahalan sa loob po nito. Ang mga bashers na tumitira ngayon dito sa ating mahal na Pangulo, meron silang mga magagandang bahay pero wala po silang tahanan. Kasi bakit? Either, I'm sorry to say this, ito naman ay katotohanan at nakalulungkot po sa inyo kung ganito po ang sitwasyon ninyo na broken family po kayo. At hindi po natin yan isinisisi sa inyo dahil maraming mga sirkumstansya. Pero may mga bitter na tao at kayo naman siguro hindi bitter, ano? Yung mga broken family po dyan. Itong mga anti-Marcos forces na ito, na broken homes, broken ang family, mga bitter ito. Kaya inggit na inggit ngayon dito kay First Lady Lisa, eh biruin nyo, saan ka naman nakakita ng isang napakatalino na lalaki? Gwapo. Eh kung meron mang pagiging sabihin na natin na happy go lucky nung kanyang panahon ng kabataan, siya po ay nagbago. Eh di na natin maikakaila yan dahil alam naman natin ang history ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ano. Ang mahalaga, nagbago at simula nung nagkaroon ng pamilya, sabay nilang binuo ang tahanan ng ating kasalukuyang pangulo. Napakabait ang mga anak. Wala kang makrinig na anumang mga hindi maganda na naggagaling sa kanilang mga labi at kung anumang mga issue na negatibo, wala. Pinalaki po sila ng kanilang mga magulang na napakaayos na mga anak. Ano, yan ang kinaiinggitan ng mga anti-Marcos forces. Kasi yung mga yan na nakikita natin, natutunan po iyan ng ating Pangulo and maybe ng ating unang ginang sa kanyang mga magulang at saka sa ating dating unang ginang. Ano, ang tahanan na maituturing at ganon ang ginagawa ngayon at ginawa din ng dating unang ginang sa ating bansa. Ang maging ina ng bansa para po ang bansa po natin ay tawaging tahanan, hindi lamang isang bansa. Puno ng pagmamahalan. Pero syempre, lagi kasi talagang meron sa isang pamilya kung minsan na blacklist. Ano? Ay, blacklist.
ano bang tawag doon? Black Sheep, Blacklist, pelikula pala yung sa Netflix na Black Sheep kung tawagin, ano? Meron talagang mga pasaway na ganun. Kaya yung mga Pilipino na anti-Marburg poses, ito po yung mga Black Sheep sa pamilya. Eh, siguro naman yung mga Black Sheep na yan, magbabago yung kinalaunan kapag nakita po nila na maganda po ang nilalayon ng ating Pangulo sa kasalukuyan. O ituloy po natin ang panonood po dito. Real, the good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the cultural center. First year or second year pa lang ako first lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama nagtayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya i-tour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong hospital, tayong hotel. Walang magandang makita ko. Nung nandoon ako sa harap ng cultural center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the cultural center of the Philippines. Sabi niya, saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller. The okay. First... Now, tatapusin natin yung reaction natin dito sa video na ito sa salitang determination. Ano? Ganyan ka-determine ang dating unang ginang. Biruin nyo, sa kabila po ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, hindi po siya bumigay. Ano? At yung nagpapakalat ngayon ng fake news sa harapan ng publiko kung saan sinasabi nila na ito daw po ang ating dating unang ginang, Imelda, ay pumanaw na. Baka sa inyo po mangyari yan, o kaya naman sa mga kamag-anak o mahal po ninyo sa buhay, inuulit ko, masama ang naghahangad ng hindi maganda sa ating kapwa. Higit sa lahat, pinakamasama ang hangarin mo na mamatay ang isang tao. Wala kang pinagkaiba sa mga mamamatay tao kung ikaw ay naghahangad na mamatay ang isang tao. Kahit gaano ka kagalit sa isang tao, hindi mo dapat hinahangad na mamatay ito. Kung yan ang hinahangad ninyo sa dating unang ginang, tamaan kayo ng lintik, baka makarma kayo, isa sa mahal sa buhay ninyo ang mawala. O kaya kayo mismo. Ang mahirap, baka takot kayong mamatay, yon ang nakalulungkot dyan. Kasi kung takot kayong mamatay, tapos mamamatay kayo, eh paano na yon? Kasi ang mga taong takot mamatay, yan yung mga tao na hindi naniniwala sa kabilang buhay. Hindi naniniwala na kapag ka ikaw ay pumanaw, makakapiling mo na ang ating Panginoon. Kung ikaw ay naniniwala sa kabilang buhay kasama ng ating Panginoon, hindi mo dapat kinakatakutan ang kamatayan. Kaya huwag niyong pag-isipan ng hindi maganda ang kapwa niyo. Inuulit ko, kayo'y takot mamatay. Eh baka kaya kayo'y natatakot mamatay dahil alam nyo, sa impyerno ang inyong destinasyon. Hanggang dito na lamang muna mga tol. At kung ano po ang masasabi ninyo, paki-comment nyo lamang dyan po sa ating chat area. Maraming maraming salamat at bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Okay, oh, shoutout muna sa 246 na manonood po natin. Maraming maraming salamat. At inuulit ko lamang po, ano, as I check now dito sa aking bangko, wala pa po, ang pera pa lang kasi, yung pera ni Leonardo Ancheta na may birthday sa March 26 at saka si Christina Baker na ipadala na po nila sa akin. Pero syempre, yung aking ibibigay na karagdagan po doon sa papremyo na yan, eh wala pa. Kaya kung sakasakali na hindi po pumasok today, tutuloy po tayo sa Sunday. Hindi na po natin i-reschedule ang ating raffle. Ang mangyayari lamang kung kayo po ay mananalo, madedelay po ang sending ng inyong prize. Maybe afternoon ng Monday or gabi ng Monday or pinaka-delayed is Tuesday. Ano? Yan po ang ating magiging procedure pagdating po sa pagbibigay ng premyo. Pero kung pumasok today, i-announce ko naman po iyan, yung punang plano po natin. Ang gusto ko kasi talagang mangyari para hindi po ako mahassle, pagka may nanalo na, i-send ko na kagad yung prizes. Pero ayoko naman kasi na magkahiwalay eh. Ibibigay ko muna yung premyo nung binigay nila in Cheta, tapos the other day, mag-aano po yung records. Marami po akong mga financial transactions na ginagawa.
at baka malito ako. Kaya inuulit ko, kung sakaling hindi pumasok ang sahod ko ngayon, sa Monday or Tuesday po natin isesend yung premyo, pero yung ating palaro ay sa March 26 at 1 p.m. O shoutout muna!